pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mauhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay na pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit, kinahabagan ako ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at kanya ng pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmula ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Aral, ama't
ako'y mananahan. Ahalleluya, 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 ahalleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ang ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at pundasyong bato na nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mga pagbasa ang patuloy na paanyaya ng pagsasabuhay po ng ating pananampalataya. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Cornelio at San Cipriano, Santo Papa at isang obispo, at sila po ay mga martir. At ano po ba yung kanilang ginawa para sa ating pananampalataya? Sila po ay kilala lalo na noong 3rd century bilang mga tapat na lingkod at sumusunod sa kalooban ng Diyos na nagsabuhay ng pananampalataya. Noong mga panahong pong ito, maraming mga persecutions, no? Alam natin kung paano inuusig ang mga Kristiyano. At dumating sa punto na pagkatapos ng Edict of Milan, yun po yung nagtalaga na ang Kristiyano, no, ay maaari nang ipractice ang pananampalatayang Kristiyano, ay maaari nang ipractice sa buong empire, no, sa buong Roman Empire. Kaya naman, no, pagkatapos ng mga pag-uusig, yung mga umalis ng pananampalataya, no, umalis dahil sa paghihirap, tumalikod sa simbahan dahil sa kanilang takot na sila'y mamamatay, tinraidor, tinalikuran ng simbahan, nais nilang bumalik, no, upang sila ay makapag-practice, no, ng kanilang pananampalataya. Kung hindi po ako nagkakamali, si Novatio, yung isa pong tagapamahala ng mga panahong iyon, ay nagdesisyon, no, ipinahayag niya na yung mga tao na umalis ng simbahan, no, yung tao na tinalikuran ng simbahan dahil sa paghihirap, hindi dapat i-admit o tanggapin muli sa simbahan, no. Kung kayo po yung nasa kalagayan ng mga panahong iyon, siguro mas sisimpatya kayo doon kay Novatio. Bakit?
Kasi, totoo nga naman, nung paghihirap, na wala sila. Nung panahon na ang simbahan ay inuusig at kailangan nilang paninigan yung kanilang pananampalataya at patunayan ito sa lahat, anong ginawa nila? Nagtago, tumakbo, tinalikuran ng simbahan. No? Kung sa buhay natin ngayon, gagawin sa inyo yan ang minamahal nyo, baka hindi nyo rin tanggapin. Pero itong si Papa, no, Cornelio, at ito si ang ubispong si Cipriano, anong sabi nila? Hindi. Hindi tayo pwede, no, na hindi natin pwedeng hindi tanggapin yung mga nagbabalik loob. Bakit? Kasi hindi yan yung Christian identity. Di ba? Hindi yan ang pagiging Kristiyano. Hindi yan ang ginawa ni Jesus nung iniwan siya ng mga alagad. Di ba? Hindi yan yung ginawa ni Jesus, no? Yung mga taong nagkakaisa upang siya ipatayin, hindi siya nagiganti, no? Hindi siya gumawa ng paraan upang maparusahan itong mga taong to. Anong dala ng ating Panginoon? Anong sukli ng ating Panginoon sa pagtalikod ng mga alagad? Pagmamahal at pagpapatawad. Ang sukli sa atin ng Diyos sa pagiging masiwayin natin ay pagpapatawad. Kaya sabi ni San Cornelio at San Cipriano, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi natin tanggapin pabalik itong mga taong ito sapagkat hindi yan, no, naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yan ang yung ating identity bilang mga Kristiyano sapagkat ano ba yung ginawa sa atin ng Diyos? Minahal niya tayong tapat kahit na hindi pa tayo tapat. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ito yung hamon sa atin ngayon, no? Nung ating mga pagbasa, isa buhay yung ating tinanggap na pananampalataya. No? Isa buhay yung ibinigay sa atin at ipinadama sa atin ng Diyos na pag-ibig. No? At makikita natin, sabi ng Panginoon, makikita natin yan sa bunga. Diba? Kung yung ating kalooban ay punong-puno ng pagmamahal, ng pag-ibig, punong-puno ng kalooban ng Diyos, ang lalabas dyan parati maganda. Kaya nga sabi nila, makikilala mo na yung tao sa kanyang pananalita. Basnas ba siyang magsalita? Yung kalooban niya din, ganyan. Maayos ba siyang makitungo sa'yo? Yung kalooban niya din, ganyan. No? Nakikilala na natin. No? Hindi pa man natin lubusang nakikilala sa kanyang pagsasalita. Dahil ito yung bunga ng kanyang kalooban, nalalaman na natin anong klaseng tao ba ito. No? Sino ba yung pinakikitunguhan ko at paano ba siya makitungo? Sa kabila nito, mga minamahal kong kapatid, no? Tayong lahat, nagsusumikap tayo. Tayong lahat, nagsusumikap magpakabuti. No? Kaya hindi rin dapat tayo, no? Wala dapat ring judgment sa atin. Pag yung kapatid natin, ganun makitungo at magsalita. Ano yung dapat iniintindi natin? No? Yung ating sariling kalooban. Paano ba ako, no, makasusunod sa kalooban ng Diyos? At paano itong aking kapwa sa pamagitan ng pagsunod ko sa kalooban ng Diyos, mapagbabago ko din, matutulungan ko din, no, na magbago yung nilalaman ng kanyang kalooban. Kasi po yung ating witnessing, hindi natin kailangan ipilit sa ibang tao o sabihin, no, magbago ka na, masama na ugali mo, hindi maganda yung ginagawa mo, hindi natin kailangan. No. Yung makakristyanong paraan, ano yung ginagawa? Gawin mo yung mabuti. Maging mabuting halimbawa ka. At kapag ikaw yung mabuting halimbawa, yung mga taong nasa paligid mo, yung mga taong pinakukutunguhan mo, yung mga tao na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos, pamilya, kaibigan, circle of friends, office, sa office, lahat yan mababago. Bakit? Kasi naging mabuti kang halimbawa. No? Ganito po yung makristyanong paraan, hindi judgmental, no? Hindi mapanghusga doon sa kamalian ng iba, no? Kung hindi nagtutulungan, no? Nag-aakayan, no? Patungo sa ating Panginoon, no?
hindi naghihilahan, no, papunta sa kasamaan, kung hindi nagdadala ng bawat isa pabalik sa ating Panginoon. At kapag ganito po yung ating ginagawa, no, para tayong, no, sabi ng ating Panginoon dito sa ating mabuting balita, yung ating pundasyon, no, ay parang nasa maliging bato. Kahit na anong hindi magandang sabihin sa atin, kahit na siraan pa tayo, gawan tayo ng hindi maganda, hindi tayo matitinag. Bakit? Sino yung pundasyon natin? Ang Panginoon. Pero kapag mahina yung ating pagkakahawak sa Diyos, i-criticize lang tayo, i-correct lang tayo, we will be easily discouraged. Bakit? Kasi hindi naman nakaugad sa Panginoon. Pwede nga nagsisimba, pwede nga parating nasa simbahan, pero ang iniintindi parati, ang sarili. Hindi yan makakristyano. Ang makakristyano, no? Tayo'y nagsusumikap, nagpapakabuti, ginagawa yung kalooban ng Diyos at ang saligan natin ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo natitinag. Bakit? Sapagkat parati nating ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yan din po yung mga grasyang hilingin natin sa ating Panginoon. Una, hilingin natin sa ating Panginoon yung grasya ng pagpapakumbaba upang matanggap natin yung ating mga sariling kahinaan. Pangalawa, no, hilingin natin sa Diyos na yung grasya upang mapagtagumpayan natin yung anumang pagsubok sa ating buhay upang tayo po ay makasunod, no, ayon sa kalooban ng Diyos at magkaroon ng bahagi sa Kanyang kaharian. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katig sa pananalig sa Ebanghelyo na naguutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap naway manatiling matatag at mapayapa sa bato na pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng nagpamisa at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatory. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo.
lahat. Manalangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanan, ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain nagdudulot ng kagitingan, upang matiis ni San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban, ay magbigay din nawa sa amin ng katitagan sa mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat pinarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang helang si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtisang usang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pag-idabat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Isa na malibereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Cornelio at San Cipriano, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagabilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pininanibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng ating Panginoong para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga napapagal kayong naunan.
kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan, tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na kaluluwa, hugasan ang mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hiniling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu at kagitingan
ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa limbawang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, ni ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,